Naka-turn on to professional mode na. Ayan. Ayan, kagaya yung akin. Wala, lahat naka-basic yung dati. Yung walang followers, walang likes. Si Ate Shay, alam ko yan eh. Ayan, si Pat. Ayan. So halos na lang po yata ng mga Pinoy ay naka-professional mode na. Or if not, mayroong mga sariling FB pages. Tama po ba? Ang mga dating usong-usong working in Krusty Krabs. Pakita natin. Diba? Naalala niyo ba? Working in Krusty Krabs. Aba, mga... Asan na yung Krusty Krabs? Para ba iba... Ayan, laki, diba? yun ang may naka-rectangle. Yung mga dating usong mga Krusty Krabs. Working in Krusty Krabs. Ang mga yun ay mga digital creator na. Ayan. Sino dito yung mga digital creator? Ayan o, si Pat. So, at alam niyo po ba na hype ngayon yung mga reels, yung mga short videos? Why? Kasi get paid. Gawa ka lang ng juicy na content. You can get paid through stars. Or minsan pa nga sa Gcash, diretso na. And, by, you can also get paid through ads. Bigla siya mag-appear sa mga reels ninyo. So, ganun. Diba? Interesting. Pero, hindi ka po kikita kung konti lang ang viewers mo. So, you need to have many followers para mag-view, para mag-react, mag-share sa mga pinopost mo. Kasi meron pong sinusunod dyan para ma-monetize ka. So, for example, para, ayan. For example, yung sa followers mo, kailangan maka-at least 5,000 followers ka and 60,000 minutes viewed. So, sobrang tagal nun. So, ibig sabihin, kailangan mo talaga ng maraming followers. So, kaya naman, may mga nausong group po sa Facebook na doon ka magpo-follow. Kagaya nito. Yan. Sabi niya sa post niya, hi, 90,000 members! Pwede bang makahingi ng isang follow dyan? Maabot lang ang 5,000 followers, please. Tapos, totoo ba Ate Malen? Yan, may reels na yan eh. So, tapos after how many seconds, makikita mo na lahat ng mga comments. Count me in. So, ganyan yung mga comments. So, automatically, kapag nag-campaign ka na, i-follow ka na niya, tapos i-follow back mo din siya para dagdag follower. Oh, so, pag hindi niyo pa alam yan, at maka-professional mode ka, ayan ang gagawin niyo. Okay? So, yan. So, kaya naman, kaya umagawa na nakikinuso po tayo, ang title ng ating pag-inilayang nilayan ay Count Me In. So, ano po ba yung ibig sabihin ng Count Me In? Nga po. Sama mo ako. Ako rin. Join ako dyan. Sabi sa Cambridge Dictionary, ang ibig sabihin daw po ng Count Me In is to include someone in an activity or plan. So, kapag nagtanong po ako ng, oh, mga kapatid, may outing po tayo. Boracay, Palawan, libre to. Ano po sasagot nyo? Ayun, thank you so much. Ayan ang mga kinag-count me in. Ganun pala yun. Yung hindi nagsabi ng count me in. Ganun pala yun. Ganun pala yun. Okay. So ayun na nga ba, sabi ko na magaling tayo dyan eh. Magaling tayo sa mga basta mga lakaran. Go ng go tayo dyan, G na G. Siyempre naman, di ba, pang-relax, relaxation natin yun. So, ano po ba yung implication nito sa atin? Anong relevance sa atin sa Christian? So, tayo bilang Kristiyano, sinasabi rin ba natin ito pagdating kay Lord? Pagdating sa pagpapagamit sa Kanya. Dito po mismo sa ating church, dito sa ating ministry, kapag nagsabi, uy, kapatid, mayroong IPG, ah, nag-post. Sinasabi ba rin natin, okay, nagko-comment din ba tayo na, o sige, count me in, salin mo ako dyan. Naranasan nila ba mag-comment ng gano'n? Or magsabi kapag may nag-i-invite? O kaya po every Friday, ay online Bible study po tayo. Sinasabi ba natin, o sige, count me in din, salin mo ako dyan. O kaya naman po every last Saturday of the month, na-excite pa ba tayo na sinasabi natin, kasi pag last Saturday of the month, may prayer and fasting kahapon. Last Saturday of the month. Sinabi rin po ba natin na, oh, sige, tingin din dyan, ha?
Kaya kung may fellowship every Sunday, do we count ourselves in? O baka naman tumulog lang, o kaya nagdilim lang yung langit, eh, next Sunday na lang pa atin, kasi baka mabasa yung beautiful eh. Ganun ba tayo? Present po ba tayo sa mga gawain na ganito? Actually, kung meron pong natatamaan dito, sa sinishare ko ngayon, yan po yun. I feel guilty dahil yung mga pagkakataon po talaga na available naman ako. Pero hindi ako umattend. Na-share ko na po ito sa couples group namin dati. Kasi minsan may prayer and fasting, pero hindi ako umattend, not because merong important task or merong important event na gagawin, pero dahil pag hindi ako nag-open ng store, wala akong sales. Walang perang papasok. So, alam niyo yung sister, yun no, kasi may tindahan siya. Yung sister Nancy. So, ayun nga. Kasi syempre, di ba, pag nag-close na ako, wala akong sales noong araw na yun. Pero alam niyo po, ang maganda doon, sa kabila po ng aking pagkukulang, sa kabila ng aking mga imperfections, ginagamit pa rin po ako ng Panginoon. Yeah, tignan nyo, I am a living testimony na God is good. God is so good to me. He can still use me even if I have so many shortcomings, even if I'm not perfect. Kaya makakatayo pa rin po ako dito sa harapan nyo. No, siguro po may mga ganito rin po kayong nararamdaman or naisip nyo na, ay ka, how do I count myself in? Paano ako mag-joy? Hindi naman ako worthy para magamit ni Lord. Hindi naman ako magaling, hindi naman ako talented, hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral, uutalan na ako pag nagsasalita. Or perhaps, naiisip natin na huwag na lang magpagamit kay Lord kasi nahihiya tayo, kasi hindi nagawa tayo kasalanan. But, if we look in our Bible, sino yung madalas na nakikita natin na ginagamit ni God? They are just ordinary people. From cover to cover, Old to New Testament, makikita natin men and women from God with failures, weak and lowly, in short, imperfect. May nabasa pa nga po sa isang article sa internet, sabi niya, sometimes, I think God was looking for the people with the messiest lives. So yes, di ba? Parang the messiest, the best. And dahil na-miss ko po ang magturo in a classroom setting, please, pagbigyan niyo po ako na gagamitin ko na po itong opportunity na ito. Kung mali po ay nasa school po tayo, just for a little change, okay, magpapagame po ako. Okay? So, mechanics. Ayan, kailangan niyo po ng notepad o kung ano man po yung app sa cellphone niyo na pwede kayo mag-type. Okay? O kung wala naman, edi ball pen at pencil. Now, very impossible sa panahon natin ngayon dahil lahat ay may gadgets na. Ayan. Sige po, ilabas nyo na yung inyong cellphone. Kasi mahirap po ito kung wala kayong cellphone. Or notes. Lupin nyo na, buti iba parang katingin lang sa akin. Nakatago yung cellphone. Hindi namin alam. Okay, ready na po. Activity sa school. Siyempre sa akin, ibahin naman natin. After ng activity, gawin na natin assessment agad. Okay? Kahapon po sa prayer and fasting, napag-usapan din po yung assessment. Thank you, Sister Carol. Kaya sabi ko po, ang galing kasi may connection to bukas. So may malalagdag ako. So ayun na nga, magkakaroon tayo ng self-assessment or self-evaluation. It's good to have this once in a while. Sabi nga po ni Pastor kahapon, ni quote niya si Socrates, sabi niya, an unexamined life is not worth living. Yan. Kaya para may kapakipakinabang ang buhay natin, i-assess po natin yung mga sarili natin ngayon. So magpapakita po ako ng mga Bible characters and gusto ko pong i-assess nyo yung sarili nyo kung somehow na yung pagkakatulad ba kayo sa kanya or yung sitwasyon nyo sa buhay ay kaparehas ng nasa Bible character na to. So, do you count yourself in? Yan. Okay, game. So, una is yung the disciples. Yan. The disciples fell asleep while praying. So, makikita po natin yan sa Matthew 26:40. So, mga disciples na to, ha? Pero katulad kung ba natin sila? Nakakatulog din ba tayo kapag nagpe-pray tayo? O kapag nagbabasa tayo ng Bible?
Jesus wept. Natutunan talaga tayo. So wala pa isang verse, isang verse, pero Jesus wept, makatulog na agad tayo, mihilig na tayo. Or sa preaching, napapapikit na tayo. Please, huwag niyo akong tutulog. Ang matulog, kayo magsisend sa akin ng Gcash. Okay? So ayan, sunod. So kayo po ba yung disciples? Nangingiti siya, no? Si Pat, parang hindi. So Job, si Job naman, si Job went bankrupt and lost everything. So makikita natin yan sa Job 1. Kagaya po ba natin si Job? Namatayin po ba tayo ng mga anak, ng sunod-sunod, or ang ganda na lang umpisa, then suddenly nalugi yung negosyo natin, nagkabaong-baong tayo sa utang, until lahat ng napaghirapan natin na inawala. Kagaya po ba natin si Job? Yan, tanawin po yung sarili niyo. Next, si Rahab. Rahab was a prostitute. So Joshua chapter 2 verse 1, makikita natin that a prostitute named Rahab. Ayan, so nandiyan siya. So kagaya ba natin siya? Ito po si Rahab. Kagaya po ba natin siya ng sitwasyon? Or baka naman itong susunod. Si Noah. Noah was a drunk. So makikita yan sa Genesis chapter 9 verse 21. So, ibig sabihin, uminom, tapos nalalasing. Yan. So, naging katulad ba tayo ni Noah? Or are we still in that kind of situation? Kapag niyaya ng barkada, uy! Inom tayo. O, kapag niyaya ba tayo ay, go, sasama tayo, count me in. Inom tayo, mamaya. O, pagkatapos ng church. Grabe naman. Tuta, di ba? Minsan lang naman hanggang sa naging gano'n ang kadalasang minsan. Yan. Tanoyin po natin yung sarili natin. Or baka naman itong next. Baka kayo na yan. Jacob. Jacob was a cheater ng dadaya. Yan. So, sakikita natin yan sa Genesis 27 verse 36. O, ito po, kagaya ni Jacob. Natryan po ba natin na makapangdaya or manglamang ng kapwa? Sa mga may tindahan, sabi nung bumibili, aling siya, pabili nga po ng 3 kilong bakwan. Ito, maganda to, promise, matamis to. Tapos, pagbigay natin ay bulok pala, hindi pala matamis. So, mapakla pala, basta lang makabenta, or worse, kulang pa sa tumbang. So, ganyan ba tayo? Pwedeng hindi sa kagaya ng sitwasyon ni Jacob na ganun siya ng daya, pero baka in other ways tayo ng dadaya. Yung mga estudyante, hindi mo malalaman to ni teacher na kopya lang to sa internet, okay lang yan. Ganyan o kaya sa office, wala namang CCTV dito, pwede ko itong tunin, mga bullpen, yan, diba? Dali lang sa bag, dali lang, diba? So baka nang hindi tayo si Jacob, baka naman itong susunod. Si Naomi. Naomi was a widow, bintana. Oy, nakapay attention nila. Widow. Balo, baka po meron dito na, alam ko po pala, meron tayong kapatid na nabalo na. Okay? Pwede rin po sa mga kapatid natin na laki na nauna na ang kanilang babae asawa. Yan, susunod. Samaritan woman was divorced. Makita natin yan sa John 4. Meron po ba sa ating divorce or nagbabalak? Nagpa-divorce kahit wala asawa. Ayan, sunod. Si Abraham. Abraham was old. Pinabasa ko sa inyo dahil kayo po yan. Ayan. So sino po sa inyo ang malakas ang loob na sabihin kagaya nyo si Abraham? Matanda na! Amen! Blessing to you, yung magiging matanda. Ibang mga bata, wala na kahit gusto pala ng mabuhay, diba? O, baka ito pong next, yung opposite nung kanina. Jeremiah was young. Siguro mas marami pong magsasabi. Kagaya si Jeremiah, I'm too young. So, sabi sa na-research ko, he was believed to have been about 17 to 20 years old when God called him. Next. Si Samson. Samson was a womanizer. Makita yan sa Samson, chapter 14 to 16. Last prayer and fasting, siya yung aking Bible. Siya yung aking pinreach. Hindi ko siya makakalimutan. Patrick?
Ayan. So, si Samson, makikita natin in his record na may tatlong babae siyang kinahumalingan. Yung una was a woman from Timnah, sumunod a woman or a prostitute from Gaza. Then, yung sumunod na nga si Delilah. Ang sino po dito kagaya yung Samson, maraming cheeks. Baka may magtaas ng babae, may nagtaas ng kamay na babae. Ayan. So, punta po tayo sa susunod. Si Zacchaeus. Zacchaeus was small and money hungry. Ako parang si Zacchaeus, maliit. Pero money hungry, meron po ba dito 24/7? Patay gutom sa pera? 24/7 para magtrabaho? Meron po ba dito? So, kayo lang po makakasagot niya sa sarili nyo. Next, si David. David was a murderer and had an affair. So, makikita po natin niya sa 2 Samuel 11 verses 1 to 27. So, si King David, makikita natin clearly sa Bible sa, na dinisobeyin niya yung tatlo agad sa 10 commandments. So, na dinisobeyin niya yung you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not covet. Now, let's ask ourselves, may similarities ba tayo with David? Naninilip ba tayo ngayon? Ayan. So, sunod. Jonah. Ito, malamang si Jonah. Medyo marami tayo dito. Jonah ran from God. Ayan. Marami nagsasabi na katulad din. Marami po. Okay, kasi sabi ko na kanina. Katulad din natin siya. We know his story. May inuutos sa kanya si Lord. Pero instead of obeying, he ran away. Siguro sa atin, di ba? Sinasabi natin, eh, ayaw mag-worship lead. Ayaw mag-handle ng Bible study. Ayaw ko kumakyat mo sa stage. Kaba. Ayaw ko yung gawin yung ginagawa, yung magayang yung ginagawa ng iba na nag-preach sa harap. Ayaw ko mag-prayer for the nation. Ayaw ko mag-exhortation. Yan. So, lipat na lang ko ng ibang church. So, let's ask ourselves, paano ba tayong parehas na attitude with Jonah? O baka naman itong susunod, si Peter. Peter was impulsive, outspoken, yet full of fear. Paano po siya naging impulsive? Remember the night na huhulihin po siya? Remember the night na huhulihin po si Jesus? Para ma-prevent niya na mangyari yun, ang ginawa ni Peter? Ganun na yung tenga. Pinitik niya. Tinigpas na yung... Tama ko ba? Tinigpas po na yung tenga. He struck the ear of the high priest servant. Ano po siya naging outspoken? Hindi mo na po niya iniisip yung mga sinasabi niya. Basta napakabilis po niya magsalita, mag-react, magbigay ng opinion. But he's not thinking kung magagawa ba niya talaga yung isang bagay na yun or not. In short, magaling lang siya magsalita. Makikita natin sa Matthew 26 verse 35. Sinabi niya kay Jesus, Even if I must die with you, I will not deny you. And all the disciples said the same. Pero we all know what happened. He denied Jesus 3 times. One is enough na po sana, di ba? But 3, that's too much. So, madalas din po tayong ganito kagaya ni Peter. Aminin man po natin o hindi. Nagiging si Peter tayo. Sometimes our words are louder than our actions. Magaling tayo magsalita, pero mahirap makita sa actions. Ang dali-dali natin sabihin, I'm a Christian. Naka-post pa sa Facebook. Ang dali mag-share ng mga Bible verse, mag-story, mag-reels, ng Jesus is like this, ganyan. Pero pag biglang pag galit na galit ka na, or kapag may nahulog lang, ay, puta! Ganyan, or, ay, shh! Ganyan, may natatamaan yung mga tumatawa. Di ba nakakatawa? Pero, sa true lang, ganyan talaga tayo. So, next in our list, si Elijah. Elijah was suicidal. So, we know his story. Naging victorious siya sa maraming bagay. Nabuhay niya yung patay. Na-experience na magpakain sa kanya yung mga ravens, yung mga ibon. Nanalo siya against his battle sa mga false prophets. Pero instead of feeling victorious and proud, nakita natin how he became ruthless, alone and afraid nung nabalitaan yung napapatayin siya ni Queen
Jezebel. He felt defeated and depressed, even suicidal. So this question is quite sensitive. Let's ask ourselves, tayo po ba kaya kagaya ni Elijah na may gantong tendencies? Kapag po ba nag-iipan na ang problema ng buhay, sinasabi rin ba natin to, sana kumuha mo na ako, Lord? Sa totoo lang po, nasasabi ko rin po ito. Lalo-lalo na po kapag nasa sitwasyon ako na ramdam ko yung pagod physically, mga kananayan dyan. I'm sure nagigets nyo po yung feeling na kapag nandyan sila Judith at Bill, diba? Tapos ang kalat ng bahay, dami kong ligpitin, ikaw na yung taga-laba, ikaw pa yung taga-sampal. Tapos ikaw na magluluto, ikaw pa yung maghuhugas ng pinggan. So tapos ikaw pa yung mag-aalaga ng mga anak mo, ikaw pa yung magtuturo sa kanila. Tapos unlimited po yung kalat, stagnant po yung mga buhay ng mga nanay, no? But please don't get me wrong po, hindi ko ako nagko-complain. Just so you know what happens, usually sa mga nanay or even sa mga tatay po, minsan yung pagod mo, ganyan na. So, bigla mo nalang sasabi sa sobrang pagod mo na, sana Lord, kunin mo na ako, yung ka ng ganito, please. Pero, sabi ni Pastor Edwin, ito po pala ay tinatawag na death wish. So, death wish, parang hiling mo na mamatay ka na. Yeah. So, hindi pala tama yun. Kasi ang buhay natin, our life is a blessing. Kasi nga hindi nga po lahat ng tao sa mundo ay nagbinigyan ng gift ng buhay, di ba po? Pero pwede natin naisip yun. Normal po yun as a human. Pero we should not linger. We must not spend too much time thinking about that. Kasi gagamitin niya ni Satan against us. Remember that our mind is our battlefield. Diba? And whatever we put in our mind will most likely become us. Magiging tayo yun. So next, siguro sabi ko kami yung sinabi ni Ivan. Next, Moses became a murderer and had a speech problem. So, ito si Moses, may malalarin po na past. He had a murder case. At dahil ayaw niyang maparusahan, tumakas po siya sa wilderness. And alam natin na he stayed there for how many years? For 40 years. Kasama yung mga sheep. So probably, one of the reasons bakit nagkaroon siya ng problema sa pagsasalita, nagsustutter siya, is because of that, di ba? Ikaw ba naman na mag-stay kasama ang mga sheep ng ganong katagal? Ma-adapt ko na rin yun, di ba? Pagsasalita nila, di ba? Kagaya ba natin si Moses? Siguro naka-murder na tayo. Ng ipis. Kanina lang lamok doon sa kwarto namin. Ng paa. Pero madalas kagaya natin siya is when we say na ayaw natin magpa-assign. Lalo na when it involves public speaking. Kagaya nito. Kasi hindi tayo magaling magsalita. Eh bakit naman ako? Hindi mo na ako magaling. Actually, kailangan ko nga po ng 40 pages na ganito. Para po, para hindi po ako mawala. Diba? O sumunod. Si Joseph. Joseph was abused. So, makikita natin yan sa Genesis 37 verse 4. Yan. So, we can see in his story and na he had an experience being emotionally and physically abused at masaklap pa by his own brothers. So, kagaya ba natin si Joseph na in the past, naka-experience tayo ng abuse or maybe naranasan natin siya at the moment? Again, let's assess ourselves. Sunod, si Gideon. Yan, natandaan ko sinabi yan ni Sister Mel at kanina. Gideon was afraid and has no self-confidence. So, ito sa Judges 6. Nung unang beses na inutusan ni God si Gideon na i-rescue ang mga Israelites, nakita po siya ng angel sa isang wine press or pisaan ng ubas. Doon siya magigilip ng harvest na niyang mga wheat or trigo. So, imagine pang hindi naman yata, very unusual po yung lugar na yun para doon siya magigiit. Dahil hindi naman, ang hinarvest niya hindi naman ubas. Ang hinarvest niya ay trigo, parang palay natin. So doon siya. So ganoon siya natatakot ng husko. Pero doon siya nakita ng angel ni God. Throughout his entire story, nagpakita siya ng takot, paggabalisa, pagdududa doon sa sarili niya.
nakailang beses pa nga niyang i-test si God eh. Sa isip kasi niya, tayo ba talaga itong pinapagawa sa akin ni Lord? Yan. Tayo rin po ba, kagaya ni Gideon, matatakotin, walang kumpiyansa sa sarili? Yan. So let's ask ourselves. Yan. Kagaya ko pala si Gideon. Yan. Next, si Paul. Si Paul naman, he was persecuted. He persecuted Christians before becoming one. Yan. So meron bang instance sa ating buhay na nanguusig tayo ng kapwa natin Kristiyano or before na hindi pa tayo Kristiyan? No, church ka ng church, hindi ka naman nagbabago. Attend ka ng attend. Tapos, bumura ka naman. Mga ganyan ba tayo? May ganyan ba tayong attitude? Or until now, baka may ganyan ba tayong attitude? And next, si Paul din, Paul had a thorn in the flesh. So, sabi ng mga scholars, thorn in the flesh could mean spiritual persecutions, ibig sabihin spiritual attacks ni Satan. Nagpapadala siya ng mga magpo-persecute sa kanya para pahirapan siya, or it could also mean physical problems. Kagaya nitong sa Tagalog, ang translation niya ay kapansanan sa katawan. So, pwede siyang sakit, pwedeng disability, pwedeng visual problem. Remember yung sa Acts 9? He was on his way to Damascus para hulihin yung mga believers. Biglang nagkaroon ng nakakasilaw na liwanag. Nakapapikit siya, tapos yung magpagkabulat niya ng mata niya, wala na siyang makita. Bulag na siya. And again, let's ask ourselves, tagay ba natin si Paul? Perhaps hindi naman tayo nagpa-persecute ng mga hindi man tayo nagpa-persecute, pero punong-puno tayo ng judgment sa iba. Or mga spectators lang tayo dito. Kapag may tumayo dito sa harap, ngayon si Aiden, makinuchan. Ayan, napatingin tuloy kayo. Ba't di alam niya yung example ko? So, ano ba yan? Yung worship leader, lagi yung pumipiyok. O kaya naman, ayun po yung pray for the nation, tagal. Or siya na naman yung teacher, magpapakulay lang niya sa mga anak ko. Ayan, mga spectators lang ba tayo? Mga judgmental lang ba tayo? Or pwede rin na we have a thorn in the flesh, meron tayong mga kapansanan. So, tayo lang po makakasagot niya because we know ourselves. And ang oras po ay 10:35. And I can go on until 12 noon mamaya pa. Sabihin ko lahat ng mga listahan ng mga tao may unfortunate past. Pero what's my point? My point is, itong mga Bible characters na nireview natin, ginawa natin pang-assess sa mga sarili natin, if somehow kagaya natin sila ng sitwasyon sa buhay. Pero ano po yung common denominator nilang lahat? Yan, gusto po kayong magbasa. Imperfect. They are all imperfect humans, hindi sila perfecto. So the Bible is very transparent about their flaws, their weaknesses, and their iniquities, or yung mga kasalanan nila. And ano po connect nun sa atin sa mga present day Christians? Itong mga Bible characters nito ay mga tao din just like us. And like them, we are prone to making mistakes. May mga kailangan din po tayo. Sinasabi natin na, hindi ako pwede dyan. Like Abraham, kanina, matanda na ako, ubod-ubod na ako sa pagpa ko, hindi ako pwede dyan. Or, pwedeng sabihin natin na, kagaya natin si Jeremiah, sorry po, hindi ko pa po kaya yan, bata pa po ako masyado. Yan, pwede tayo ganyan. Or kagaya ni Moses, hindi po kasi ako pwede kasi po hindi po hindi natin natapos yung sinasabi natin. Hindi tayo magaling magsalita. Or kagaya ni Gideon, yung kumagpa-assign kasi nanigas na, wala na nasabi. Wala kasi siyang tiwala sa sarili niya. Or ayaw natin maging part of ministries or activities sa church kasi may kagaya ni Paul. Or kagaya ng mga nasa Bible characters kanina, meron tayong iniindang pain or may kapansanan ka. Or sinasabi natin, hindi tayo pwede kasi alam natin sa sarili natin na mayroon tayong tinatagong kasalanan. Pero tandaan natin na kahit na ganun yung background nila, God counted them in. Despite their background, God counted them in. Sinali sila ni Lord para magamit for His greater glory. Jesus didn't call the popular, rich, or successful to further His ministry, but rather the poor, broken, and had
dark past. Kaya nag-imagine natin yung mga confusion ng mga Pharisees sa time ni Jesus. Malamang nagtatawanan sila, nagmamaritesan sila, nagtatanungin sila, bakit pagkini yung mga followers ni Jesus, mga tax collector, mga fishermen, mga mangisda, parang hindi yata tumakbong sa mission. Di ba dapat magagaling? Di ba dapat matatalino? Walang bahay ng kapintasan? Pero ang sabi sa atin sa Bible, sa 1 Corinthians, chapter 1, verses 27 to 29, subalit, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang mga marurunong, pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya, sino? Yung mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak, mga mahihina sa sanlibutan to upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya't walang sino mang makakapagmalaki sa harap ng Diyos. At isa pa, sulat din po, sabi rin po niya sa 2 Corinthians 12:9-10. English naman. So my grace is sufficient for you, sa inyo, hindi lang yun doon sa mga taga-Corinthians, sa ating lahat. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am, sabi niyo po, then you are strong. Kaya kung nagdadalawang isip po tayo, magagamit pa ba tayo ng Panginoon kasi nahihiya tayo sa past natin. I am here to encourage you, ang grasya at ang habag ng Panginoon ay mas malaki, mas malawak kaysa sa mga naiisip natin, nagawa natin in the past or mga kasalanan natin. Huwag po tayo magpapadala sa mga sinusuksok ng mga sinungalingan ni Satan sa utak natin. Kasi kung magpapadala po tayo sa mga lies niya, we will never win. Hanggang dito na lang po tayo, forever na lang tayo nakaupo, forever na lang tayo nakikinig. Sayang naman yung mga tinuturo po sa atin dito sa simbahan. Diba? Ang dami sanang pwedeng makinabang doon sa mga testimony natin. And our personal testimony is the most powerful of all. Kasi doon makikita, malalaman ng tao, paano tayo binago ng Diyos. Paano tayo sinasamahan ng Panginoon sa napakahirap na journey natin bilang isang Kristiyano. Amen? So alam niyo po kasi si Lord, ganito yung tingin niya sa atin eh. Lagpas pa nito sa ating building. But if we will settle in our comfort zones, then sinasabi ko po sa inyo, we will never improve, we will never reach our highest potential. So mamaya po sa ating mga network, pag-usapan niyo po yung mga practical steps or ways na pwede niyong gawin para makasali tayo sa mga gawain sa ministry. So, what practical steps? Kung tanongin niyo sa sarili mo, what practical steps nga ba ang pwede kong gawin para ma-involve ako sa church ministry? Okay? Hindi pwede kahit na isang meron ka na isang ministry, ay okay na ako dun. Baka meron pang swap na talent mo para sa ibang ministry. So, para ma-remind po tayo ang ating mga utak, ang ating mga makakalimutin nating pag-iisip. Ito po yung mga ministries natin dito sa church. Ulitin ko lang po ha. Ito yung nakikita nyo sa Facebook. Baka naman pagkita ito naman si Sister Shep, scroll up. Baka naman tayo ganun. So, so, ito yung mga ministries natin. So, meron tayong intercessory, music, media, children, admin and services, finance, sunshine, mercy, mission, evangelism, and discipleship. Meron din po tayong networks. Meron tayong children, singles, men and women, and tama, men and couples, mga women, mga youth. So, yan. Kitan pa ako. Kaya pwede pa ako mag-elaborate. Sige, go, RJN. Yan. Sa intercessory, si Sister Mary Potaso. Taas lang po kamay yung Sister Mary. Saan ko kayo? Pwede po ba kayo tumayo? Ayaw mo pala ako. Sige na. Si Sister Mary. Yan. So parang ma-recognize. Baka mamaya kasi magtatampo na tayo kasi hindi mo lang tayo ma-recognize. Ito na po ang pagkakataon. Kung tayo po ay maraming time para manood ng mga teleserye, why not divert it into a meaningful one?
Tama-tama po at ibabalik na po ang live or face-to-face na Tuesday IPG or intercessory groups. So, pwede po tayo pumunta dito sa church o kaya sa pag-Wednesday naman, attend po tayo ng IPG. Kapag marathon nga po tayo ng 4-6 hours sa Netflix, sa Disney Plus, sa Prime Videos. Tapos nakapag-pray, next month na lang. Ay, pag 60 years old na ako, yay! O, ganun ba? Diba? So, sabi ni Pastor kahapon sa meeting namin, may isa daw pong sikat na church. Tapos, tinatanong daw yung pastor na yun, anong secret nila? Bakit malago sila? Bakit sila successful? Ang sagot po ng pastor, it's because of his intercessors. Gusto niyo po ba lumagumpa ang ating simbahan? Amen. And then let's be part of the intercessory team. Next, sa music. Hey, tayo pa. Alam ko, lagi ka na nasa yung group, pero... Ayun! 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 Ayan, so, yan po si Brother Patrick. Kung interested po kayo sa music ministry, binigyan ka ng talent sa pagkanta, sa pagkuntog. Tingnan nyo naman po, ako lang po tayo. Wala po, may keyboard nga, sa'yo nag-keyboard. Diba? Baka naman napakagaling niya mag-keyboard, Sister Donet. Turuan mo nga kami lahat. Kami every Sunday, makita naman kami dito sa harapan. Ayan, kaya nagsisisi nga po kung meron mga opportunities dati, medyo mas ayos-ayos pa yung makakukuha ko pa ng medyo mas mabilis yung mapipick up po para maayos yung mga tinuturo. Eh, ngayon, may mga nakasubit na mga anak, mga parang, paano pa? Yan. Pero pwede naman gawa ng paraan. So yan. So magsabi lang tayo kay Brother Patrick, siya po yung nakablo ngayon. At i-pray nyo na lang, siya po yung i-pray nyo lang sa YouTube. Siya po yung close up na close up. Yung long lang yung nag-i-joke lang. So baka hindi tayo magpagamit kasi hindi natin alam kung sino yung makausapin. Or hindi kasi natin alam kung anong oras kayong practice. Diba? Baka pumunta ka dito ng Saturday, 9 a.m. Yung mga yung 3 p.m. pa yun. Diba? So baka hindi lang tugmahin, baka hindi lang natin alam yung mga detalye. Kaya hindi tayo mapagamit. Sunod, sa media. This is headed by my sister, She. Si Ate She. Ayan. Tayo ko yung Ate She. Ayan. Ayan. Parang, ayan. Yan na nga. So para po natin umumpisan, ayan po, dyan po sa projector, tayo po yung magpa-flash ng mga PowerPoint, yung lyrics na kinakanta natin. Of course, umpisa, malamang di natin alam paano gawin, yung batong mga to, hindi natin alam, nasa na ba yung mouse? Yan. Pero may available naman po magtuturo. So alam niyo po ba nung pandemic, di ba nauso po yung mga online platforms, di ko nga po actually alam yung Zoom, eh di lalo na para mag-operate. So, paano ako mag-share screen? Paano ako mag-mute ng participants dito? Paano ako paano ko pipindutin ito or whatever? As in, zero knowledge po talaga. Pero, praise God, natutunan po. So, ibig sabihin sa pagpapagamit kay Lord, hindi naman kailangang expert na from the beginning. Importante lang po yung availability natin. Are we willing to learn? Are we willing to step up? Baka naman mo, umatay na lang tayo, ito lang alam natin sa buhay. Para sa Panginoon, step up po tayo. Sino po ito marunong ng Canva? Canva app, ayan. So pwede, di ba? Praise God for technology. Hindi na natin kailangan buha ng poster through Adobe Photoshop. Kasi yung Canva, available na lahat ng designs, available na lahat ng fonts, available na lahat. Kita tayo niya na lang kung ano yung title ng poster mo. Tapos na. Meron ka na magagamit sa pinipost natin sa FB o kung ano man yung mga binibigay natin sa mga kapatiran dito kapag may mga events. So, or kaya naman, magaling ka kapatid, lalo na yung mga youth. Taas yung mga kamay, mga youth, mga recognize. Again, thank you so much po, Yazir. Again, age doesn't matter. Kahit dual citizens na po tayo, may 20% na po tayo natatanggap. Sister Nancy, congratulations at nagamit mo yun. Super di pwede po. Again, the question is, are we willing to learn for the Lord?
O next, sa children. Cool. Pag exhortation, ito na ilagay kong sinasabi. Ay, kaya, bayan na naman. Kasi kailangan natin pupukin itong mga Christian nating mga kapatiran dahil minsan ay nakatingin lang sa akin. Tapos meron namang, alam naman niya sa sarili niya na meron siyang talent. Pero ayaw paggamit. So, sayang naman. So, ulitin ko na lang ulit. Diba? So, we need teachers po talaga. Kunyari sa school, mga youth. Yung mga kaka-graduate lang, kaka-moving up lang. Meron kayo natutunan na bagong arts and crafts. Pwede nyo po share yun sa mga bata dito sa church. Pwede nyo po yung gamitin. Sabihan nyo lang ako. Kasi whether you like it or not, kayo mga youth. Kayo na po yung next leaders. So kung hindi pa po kayo matrain ngayon, then kailan pa? Pakaugod-ugod na kami lahat. Kami pa rin, baka lang kami pa rin nagtuturo, di ba? So kayo na yun. Kayo mga youth. Sunod, sa admin and services. Yan, Sister Fie, hindi ka pa naman nakikita sa YouTube. Hindi ka rin po kayo. Iri-iri-iri. Ito po, sila po yung may hawak ng admin and services. Kung sa admin lang po ang gusto natin i-explore, kung sabi lang po tayo sa Ted, kaya Sister Faye at kay Brother Teddy. Kasi baka may mga pagkakataon po na kailangan mag-canvas. Sila po sa store pa po ang nagpa-canvas. Kahapon po nito niya sabi po, saan daw po siya umiikot para makakita lang po ng ating aircon. Diba? So, pastor na, siya pa yung umikot. Tumawa naman si pastor. So, baka naman meron po tayong kotse. Aba, blessing, blessed po tayo na meron po tayong sasakyan. Baka pwede tayo mag-offer na, sige po sa kanya pa nag-offer, diba? Then, offer. Sa services, o kaya naman po, yung mga kasi mga ganun pong simple bagay, mukhang maliit lang, pero dito sa ating Panginoon, ay malaking bagay na po. O kaya po, sa services na kailangan po nila brother, kaya po, Sister Carol at Sister Mary, mga cleaners, magtatakpag, aayos po ng upuan sa ng sabat. Ayun, naglilinis na ng upuan. Naglilinis na yan. Kaya dapat po natin sila sa Mary. Kung wala pong nag-ayos niya, dito tayong lahat, makaupo sa tulong. Okay, maghuhugas ng pinggan. Nakalagay na po doon. Diba? Tapos iniiwan pa rin natin. Isang baso ininuman. O, dyan ka na. Kaya mo na silang maghugas. Diba? So, kung may nakita na po tayo, why not tayo na mag-usap maghugas. Next, si, sa finance po, Ninong Nestor, tayo po kayo. Ninong Nestor, this is headed by Brother Nestor, sila Sister Baby, si Sister Paz, ayun po. At si Sister Mary ulit. O, diba? Kaya si Sister Mary na naman. O, diba? Ulam na ulam po tayo sa totoo lang. Pwede po tayo lumapit sa kanila at magdanong kung ano po ba yung maitutulong natin. Baka marami po tayong datong. Pwede nila gamitin natin to serve the Lord, diba? Oh, next, si Sunshine, Sister Mary, wala gayos yan. Okay, so we can volunteer by checking the attendance or if you're blessed with the thing for with the... Marshall. Yan, the beautiful smile. Ako din na pwede na tanggal yung isa. Sabong. So, ano po ba? Opportunity na yun. Natin dito sa simbahan. Or baka naman po, kahit hindi naman tayo makasay, pwede naman tayong maging sunshine and then usher or ushers. Baka hindi tayo nakasay, pwede tayong makipag-shake hands. Ay, bawal pala. Fist bump pala. Ayan. So, ang saya-saya po kaya ng feeling na may bumabati sa'yo, na may nag-welcome sa'yo. So, sunod, si Sister Pass ulit sa Mercy. O, di ba? Yan na naman. Again na, Mercy pa. So, kung may kakilala po kayong kailangan ipag-pray over, let's invite Sister Pass. Bisitahin natin yung mga kapatid na yun or may mga kapatid na nawala ng mahal sa buhay or sumama tayo
para mag-follow up sa mga kapatiran natin hindi na nakaka-join. Next, sa mission, evangelism, and discipleship. Si Sister Pilen! Yes! Pakalong exposure nito! Yay! Ayan. Okay, let's ask her. Baka pwede tayo sumama sa pag-open ng Bible study, pwede rin tayo sumama sa pag-support, and by doing so, tayo rin po mismo matututo. Ah, ganito pala mag-handle ng Bible study. If we also have a gift in teaching or preaching, then this is also the best avenue to use that. Okay, and susunod, yung mga networks. Kaya mamaya po, bago pagnatapos na tayo dito, pagnatapos na akong gumalda, magne-network na tayo, di ba? So, ayan, yung children, yung youth, yung singles, men and couples, women, so we can count ourselves in by being in a network. Masarap po kaya na, aside from your biological family, meron pa po tayo isang pamilya. Yung pwede mong mahingahan ng sama ng loob ng problema mo. So, huwag po natin baliwalain yung opportunity na makasama yung iba nating churchmates. Kasi this is where we will grow deeper as a Christian. Again, mamaya po sa networks, huwag muna po kayong lumarga, makisama muna tayo sa mga ating mga kapatid, di ba? Baka miss na po kayo niyan. So, those are just one of the ways para tayo ma-indul sa ating simbahan. So, kanina po, nagpalaro po ako, di ba? Tuwang-tuwa. Kanina po, nagpalaro po ako, di ba? So, at tuwang-tuwa po ako dahil nag-participate kayo. Kaya naman nagbigay ako ng prize. Si Sibilet, mamaya. Hindi mo sa akin yung Gcash mo. So, if we apply it here sa ating pinag-aralan this morning, if ako na tao lang, natuwa na nag-participate kayo sa munting palaro natin, how much more si Lord, diba, na may-ari ng lahat ng kalawakan, just imagine the joy that we can give Him kapag nakikita po niya tayo na nagpa-participate tayo sa mga gawain na may kinalaman sa Kanya. Every time we say yes, kapag tayo ay na-assign, or kapag po tayo mismo na lumalapit para mag-volunteer sa mga ministries na ating simbahan. So just imagine the reward that God can give dahil nakasaya po natin siya. Pero more than the reward, kapag po tayo ay nag-serve sa Lord, ikaw mismo, sa sarili mo, nararamdaman mo yung asking ng Lord. Yung kagalakan na hindi mo ma-explain, parang at the end of the day, kahit na pag nakapagod ka physically, pero hindi mo yung nararamdaman. Kasi you cannot imagine yourself not doing that. Kasi parte na siya ng buhay mo. Kasama na siya sa sistema ng buhay mo. Ang halimbawa na lang po sa music ministry, napagod kang tumayo kasi tumugtog ka or nawalan ka ng boses. Ayan na, malapit na nga po ako. Kapag nag-prepare ka ng preaching or nag-prepare ka ng preaching sa prayer and fasting, okay, ang assign ka sa Nuevo Ecija. Napagod ka man physically, pero kami ng physically, gumastos ka para sa pamasahe, gumugol ka ng oras para mag-aral, pero you don't mind it at all. Kasi it gives you joy. Naramdaman niyo na po ba yan, yung joy na yun, yung mas clean, dahil yung church, lalo-lalo yung mga bagong-bagong Christians pa lang tayo, yung joy na yun, hindi mo ma-explain. Wala pang Saturday pa lang, excited ka na, prepare na lahat ng gagamitin mo. Maganda nga yun, sinay dyan sa gitna. And, or namimiss yun na kung maramdaman yun ulit. Or hindi yun na nararamdaman. Then if your answer is yes, then what are you waiting for? Ipakitapit mo nga po yung lang ang kakabit niya. Kasi hanggang sa baba, ipagamit ka na. Ipagamit ka lang. Tuloy-tuloy lang. Ayan.